inyong pa-discarding nanay. At mula sa Bakersfield product ay tuturuan ko kayo how to prepare and how to store ng tama ang ating whipping paste gamit ang Bakersfield. Dahil marami tayong mga members, followers na nagtatanong paano ba yung tamang pag-store ng whipping paste at paano ba yung tamang paggamit o pag-prepare ng ating whipping. Napakadali lang mga manay, using by hand mixer. Yes, gagamit tayo ng hand mixer dahil kalimitan sa ating mga followers, members, is hand mixer yung gamit. At nagtatanong, magagawa ko ba or maa-achieve ko ba yung stable at double size ng whipping gamit ang hand mixer? Yes, kayang-kaya mga manay, pero syempre kung meron kang stand mixer, mas maganda. Pero huwag malungkot dahil hand mixer ay kayang-kayang i-double size at i-stable ang ating whipping paste. Kaya huwag na nating patagalin mga manay. Tuturuan ko kayo kung paano mag-mix, mag-prepare ng ating whipping. So, bago tayo mag-start mag-prepare ng ating whipping paste mga manay, meron lang po akong isang tip para sa ating mga certified user ng whipping paste. Marami po kasi ang nagtatanong at nag-PPM sa akin. Manay, nag-iba po ba ng timpla ang whipping paste? Bakit parang soft na po yung whipping, di tulad po ng dati na sobrang tigas at parang hindi na siya stable? Mga manay, hindi po nagbago ng timpla ang whipping paste. Ganun na ganun pa rin, stable pa rin po ang ating whipping paste. Ngayon, nagkakameron lang ng problema dahil sa weather. Dahil alam naman natin, summer, sobrang init. Sa transpo, delivery, nagkakameron po ng soft stage o yung lambot ng ating whipping paste. Ayan, napakita ko sa inyo. At alam ko, naka-encounter na kayo ng ganito. Diba? Kapag pinipisil, malambot. So, akala ninyo, nagbago na. Ito po yung soft stage o soft stage. Ayan, naguguluhan na naman tayo mga manay. Kumbaga, malambot siya dahil sa panahon. Dahil sa init. Pero hindi po nagbago ang timpla ng ating whipping paste. Napakadali lang mga manay, kapag ganito po ang nabili ninyo, malambot siya, ilagay lang po natin sa chiller in 15 minutes at ganito na po yung kanyang kalalabasan. Ayan, nailagay ko po ito sa aking chiller ng 15 minutes at eto na. Diba? Ganun siya ulit katigas. Yung hinahanap nating whipping na siksik na matigas, eto na. So dahil lamang po sa weather. At ganun pa rin ka-stable at kasarap ang ating whipping paste. So ganun lamang kasimple mga manay. Sa mga nagtatanong, ayan, nabigyan ko na kayo ng kasagutan para sa ating whipping paste. Kaya tara na, mag-start na tayo mag-prepare. Dahil alam ko, excited na kayo. So napakasimple lang mga manay. Hindi po natin to lalahatin. Dali, papakita ko sa inyo kung paano i-store yung hindi na-mix at na-mix nating whipping paste. Gamit ang scissor o gunting. Yan, may English-English na tayo, di ba? Gupitin po natin yung gilid. So, isuksok lang natin ng ganyan. Kailangan malinis yung ating gunting. Ayan. Tapos, yung kabila din. So, dahil magtitira tayo, hindi po natin yan sasagadin. Ayan. Alam nyo, ang pag-stable po ng whipping paste, nasa atin po yan mga manay. Pwede po nating bawasan yung water o evaporated milk na ilalagay natin para makuha natin yung stable na nais natin. So yan, gaya lagi ng ginagawa ko, sa irin, simutin yung mga nasa gilid-gilid na yan. Diba kasi, sayang yan. Bilang isang baker, sa atin kailangan walang nasasayang. So sa isang pack po ng 1 kilo ng whipping paste, diba, ang nakalagay pong water level na pwede nating ilagay ay 500 grams. So, hindi po natin kailangan sundin yun. Pwede natin yun bawasan kung gusto natin mas stable yung ating gagawing frosting. Lalo na kung gagawa kayo ng mga rosette or flower design sa inyong cake. Pwede po sa kalahating kilo ng whipped yeast, pwede tayong maglagay ng 1/4 cup o 1/2 cup. So, nasa atin po yun. Ngayon, mas maganda mga manay, the more po na mas malamig na malamig yung tubig na ihahalo natin is the more na mas maganda po ang
pag-double size ng ating whipped paste. Mas maganda yung kanyang pag-alsa, mas mabilis kasi sobrang lamig yung ating ginamit na tubig o evaporated milk. Ayan. So, nalagay na natin yung kalahati. Ngayon, ang gagawin natin dito sa tira. Ayan. So, tupiin lang po natin ng ganyan. Ayan. Tapos, ilipat lang po natin sa isang sealed na tub or container para po masigurado natin na hindi siya papasukin ng insekto at kung anuman langgam. Tapos, magtatanong kayo, gano'ng katagal ba ang pag-store ng whipped na hindi pa namimix? So, mga manay, once na na-open nyo na po yung ating whipped paste, pwede nyo po itong ilagay sa chiller ng 14 days. 14 days po kapag hindi pa siya nabit ng mixer na nakalagay sa isang container. Then, dito naman sa ating imimix, ayan mga manay, habang hindi pa tayo nag-i-start, once na na-mixer na po natin to, na double size na natin, tatagal lamang po ito sa ating chiller ng 7 days. Ilagay sa isang container, 7 days, pwede pa natin yan gamitin, i-frosting sa ating cake, cupcakes, or gawin nating pang-design, pang-topping sa kung anumang dessert na gusto nating gawin. Ganun lamang kasimple mga manay, para dun sa mga bago pa lang na gustong malaman kung paano ba mag-store ng tama sa whipped paste. Ayan. So mag-start na tayo. Ayan, nakaready na yung ating cold water. So mag-a-add po ako ng 1/2 cup dito sa kalahating kilo ng whipped paste. So pwede nyo pa rin sundin yung 500 grams na water hanggang 700 grams kung pang-frosting ng cake yung inyong gagawin. Pero itong aking gagawin ay pang-design, pang-rosette para mas stable yung pag-pipe ng rose, pang-topper sa ating cake. So maglalagay lang po ako ng 1/2 cup ng cold water. Kailangan po malamig na malamig. So mag-start na tayo mga manay. Gamit ang ating hand mixer, ibit lang po natin to ng medium speed ng 2 minutes. Then, saka tayo dahan-dahan mag-a-add ng cold water. Ganun lamang po kasimple mga manay. So mga manay, alam ko magtatanong kayo kung yung whipped paste ba ng Bakersfield ay kailangan ilagay sa chiller kahit hindi pa nabubuksan. No need pong ilagay sa chiller ang ating whipped paste kung hindi pa nabubuksan mga manay. Okay lang po to sa normal temp. Ilagay lamang sa lugar na hindi naiinitan para maiwasan nga po yung paglambot ng ating whipped paste. Ngayon, kung malambot nga po na nabili ninyo sa isang baking store, ilagay lamang po sa chiller in 15 minutes bago ninyo gamitin para makita ninyo yung ganda ng ating whipped paste. So after 2 minutes, para masigurado po natin na nahalo po ng maayos yung ating whipped paste, gamit po ang spatula, ay may kita ninyo, di ba? May buo-buo sa ilalim na hindi may iwasan dahil hindi inaabot ng ating hand mixer o kahit po stand mixer. Kaya kailangan, haluin po natin gamit ang spatula, tapos i-mix ulit po natin hanggang sa mag-the same po yung kanilang kulay, mag-lighten po. So yan, once na nag-lighten na po yung ating whipped paste, so dahan-dahan tayo maglalagay ng ating cold water, pwede po ang evaporated milk. Sabi ko sa inyo, the more na mas malamig, mas maganda po, mas mabilis mag-double size ang ating whipped paste. Then, ibit po ulit natin in medium to high speed hanggang sa maging stable itong ating whipped. So ayan, after 3 minutes natin siyang binit in medium to high speed, ayan na po, ganyan naka-stable yung ating whipped paste. Nakita ninyo, kahit itaob o itagilid, hindi siya pumapatak. So, ganun lamang po kasimple mga manay. At pwede na po to, ready na po itong i-frosting, flowers, pang toppings, pang design sa ibabaw ng ating cake. Uulitin ko mga manay, pwede nyo pong gawin 500 grams na cold water sa 1 kilo ng whipped. Yung iba nga po gumagawa pa
ng 700 grams kapag pang-frosting sa ating cake. Basta tandaan, dapat malamig na malamig ang ating tubig na gagamitin para mas mabilis mag-double size yung ating whipped paste. Kung gusto nyo nga pong mas stable pang design sa ating cake, paggawa ng mga flowers, pwede nyo pong gawin ito. Yung 1/2 kilo ng whipped paste, 1/2 cup lang po ng cold water o evaporated milk, basta malamig na malamig. At eto na, meron na kayong napakaganda at napaka-stable na whipped frosting para sa inyong cake and cupcakes. Pwede nyo po itong lagyan ng gel color or liquid food color, kung anong kulay na gusto ninyo. Basta nasa inyo yan, tatansyahin nyo kung gaano katingkad ang nais ninyong kulay para sa inyong icing. So ayan, tapos na tayong mag-prepare ng ating whipped paste. Ayan, meron na tayong frosting para sa ating cupcake, para sa ating cake. So maglalagay lang ako sa aking piping bag. Ayan, naglagay ako ng 1 mp. Then meron tayong chocolate cookies. Ayan, dahil wala akong cupcake, magbibake pa tayo. So maglalagay lang ako ng frosting para ipakita sa inyo kung gaano ka-stable at hindi nagbago ang timpla ng ating whipped paste. So ayan, maglagay tayo dito sa aking piping bag. So konti lang dahil i-store natin o itatabi natin yung ating binit. Dahil may paggagamitan ako niyan. So, napaka-simple lang. So, kuha lang tayo ng ating chocolate cookies. Then, i-frosting lang po natin ng ganyan. Ayan, nakita ninyo mga malay kung gaano kaganda. At ayan. O, diba? Napakadali lang sundan. Napakasarap. At napaka-stable na pwede natin gamitin sa ating panghanap buhay. Ngayon, ang gagawin naman natin is paano natin i-store. So, napakadali ko mga malay. Meron ako dito mga, ayan, sa inyo mga container. Yan, ilagay natin dito sa loob. Tapos, takpan po natin. Kailangan po yung kulob na kulob siya para masigurado natin na hindi siya pasukin ng insekto. Yan, tapos ilagay po sa chiller for 14 days. Pwede po natin itong gamitin ulit. Then, para naman sa ating frosting, yung ating whipped paste na ginawa kanina, ilalagay din natin sa ating container kung meron kayong tira. Tapos, ilagay nyo po sa chiller at tatagal po ito ng 7 days. Then, ibit lang po natin ng ating hand mixer ulit once na gagamitin natin. Eto na. Ayan mga manay, sana po ay napakulutan ninyo ng idea itong aking binahagi sa inyo mula sa Bakersfield, Philippines, at gamit ang whipped paste para sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa tahanan lang kasama ang ating pamilya. Isa ang whipped paste sa kagapay natin, tagumpay para sa ating pamilya na hindi tayo pahihiyain, lalo na sa paggawa ng cake, cupcakes na talagang hindi babaksak ang frosting ng ating cake kahit gano'ng kainit ang panahon. At dahil nga, ayan, nakita ninyo, nag-frosting ako sa ating chocolate cookies. Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng ka-stable po yung ating whipped paste. Ayan, kahit itagilid mo, then ibaligtad, ayan mga manay, kitang-kita, di ba? Hindi siya babaksak. Ganon ka-stable ang whipped paste, kaya hindi tayo ipapahiya kahit gano'ng kainit ang panahon, hindi malulusaw o babaksak ang ating frosting sa ating cake. So muli, ako po ang inyong modiskating nanay. Then again, maraming salamat po sa Bakersfield, Philippines, na ako po ay isa sa ininyayahan na magbahagi ng kaalaman sa inyo. Maraming salamat po at sana ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong modiskating nanay, Nanay Mel Joyce.